Hi fun people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So for today's video guys, ay ipapakita ko sa inyo yung mga potted ko na guys, na mga succulents galing kay Martina Libao. So eto na sila guys, eto na yung ating mga Ellen, na ano guys, nagkasakit sa box, ang daming lagas na leaves, ayan meron pa nga oh. So pinat ko na sila guys. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi nagmamadali din tayo guys sa pagpat. So para mabilis tayo guys matapos. And then ano na din kasi yun guys, after ko siyang mai-unbox, ayun, tinanim ko na din siya agad. After ko mai-unbox. So padilim na yun, kaya nagmamadali na rin ako guys. So ayan, ang pangit nilang tingnan ngayon guys. Yan, pinagsama-sama ko to, bali 3 pots to nung nabili ko, and then pinagsama-sama ko na sila guys kasi hindi nakagandahan yung mukha nila guys. So ayan, ang tataba sana nila, tapos super compact to nung nakita ko siya sa picture guys, kaya nagustuhan ko siya at minain ko kasi ang ganda talaga niya guys and super taba nila. Kaso lang pagdating sa atin guys, ang pangit na nila. Pero darating din guys yung time na ano, gaganda to ulit. So kapag naging stable na to dito sa atin guys, ayan, magiging maganda to at magiging pinkish yan sa atin. So in time guys, kasi bagong tanim pa lang sila kaya ganyan, tapos bugbog sarado kasi yung mga mukha nila, kasi yung naibalot sa kanya guys na pale, yung matigas, so nabugbog talaga sila guys. Kung tissue siguro guys, hindi gaano kasi malambot-lambot yung tissue kasi yung ginamit ni ma'am ay matigas, so ayun, kaya naman ganito yung nangyari, parang nabugbog yung mga mukha nila guys, na deform, ang daming nalagas talaga na leaves. Ito, pinagsama ko na lang dito guys yung ating Marinay and Mandusay. Ayan, so dapat pat lang to guys ni Marinay. So dahil akala ko talaga sobrang lush, as in lush na lush yung Marinay guys, ay akala ko kakasya sa isang pot na ganito. So nung dumating sa atin, ito na lang siya guys. So meron pa yan guys mga nag-detrail sa photo niya, kaso ewan ko guys, hindi ko na alam kung bakit ganyan na lang siya oh. Ayan, so siguro nagsiputol-putol na guys. Tapos yung itong Mendoza natin, super lush din ito sa photo. So siguro dahil na-approach siya, parang kumunti, tapos nagsilagas yung mga leaves niya, naging etiolated siya. So ayan, pinagsama ko na lang sila guys sa isang pot. So magiging maganda din yan guys. Tapos yung free sa atin na chukumon stone, ayan no, parang mamamaalam yung isa. Pero ayan, sobrang leggy din ito. Ayan siya oh, grabe. Ayan, tapos yung purple delight natin guys ay nandito. Ayan, so dilagay ko yung mga maliliit ko na pots dyan, pangharang lang guys, habang hindi pa sila stable. So para makatayo sila guys, so hindi sila matayo-tayo. So dahil multiple stem sila guys, ang hirap nilang itanim, natutumba talaga. So kaya ginawa ko, naghanap ako na pwede nilang pagsandalan guys para mapatayo. So kapag ano na yan guys, siguro mga 1 month na yan sa atin guys, or 2 weeks, mga 2 weeks to 3 weeks ganyan, ano na yan guys, nakadikit na yan sa ating potting mix. Kapag nadiligan na natin yan, magro-roots na yan siya guys after a week, and then pwede na natin tanggalin yung mga ano nila guys, mga pots dyan sa likod na maliliit na pinangharang ko. Ito yung isa. Ayan, ayan yung isa guys. Hindi ko na masyadong gagalawin kasi natutumba talaga siya. So ayan, so pangit pa sila. Lahat sila guys, sinisprayhan ko ng fungicide. Ayan, so 2 pots sila. Super lush yan guys, kaso multiple head siya. Ayan, so yan sila. Tapos yung banana naman guys, dito ko na lang tinanim. Ayan, super lush din ito. So dito ko na lang tinanim siya guys. Ayan, so tama lang yan siya dyan guys. So pot sana yan guys ng Tito Buns. Kaso lang, hindi ko na guys tinanim doon sa pot na malaki sana siya ko ilalagay. Kasi parang kunti lang naman siya guys. So ayan o, yan, hindi na siya kakasya doon sa big pot natin. So dyan ko na lang siya tinanim. Ayan,
So, yung free naman sa atin ni Ma'am Martina ay ito. Ayan, ito yung isang free niya sa atin. Hindi ko alam guys kung mabubuhay ko to. Ang dugis niya. Ayan, no. Ayan, pinagpatong-patong ko lang siya guys. Sana mabuhay natin to. Hindi ko alam kung ano yung ano nito guys, ID. Ayan, ang rosette niya ay maliliit lang. Tapos para siyang may balbon kunti. Ayan. So, tingnan natin kung mabubuhay natin yan soon. So, dito ko nilagay kasi baka masunburn. Ayan. So, yan sila. So, yan lang naman guys yung galing kay Ma'am Martina. Ayan. So, di ko na pinakita sa inyo yung pagtanim ko. Ay, ito pa pala guys, yung super bum natin na nabalian din. Ayan. So, ito, nakaseparate talaga to. Ito, nabali to dito guys. Ayan, dito banda sa harap na to. Talagang nalaglag siya. So, dati na pala siyang may ano, may nabalian. Tapos, hindi lang natuloy. So, yun. Natuluyan siya guys sa atin nung pagtanggal natin nung balot niya na papel. Ayan. So, siguro magiging okay na rin to guys soon. Kagaya ng mga super bum natin guys. Galing kay Ma'am Jessamay before. So, ito yung big ano mga super bum natin and Purple Delight before guys. So, ngayon tingnan nyo yung mukha nila guys. So, diba? Nakabawi na sila. Na-acclimatize na sila dito sa atin. So, stable na sila. So, ngayon, ayan, maganda na yung kulay nila guys. Nagpipink na sila. Ayan, oh, ganda ng color nila. Ayan, ito din. Ayan, pero mas makolor to. Ayan, oh. Tsaka yung farina niya guys, unti-unti nang naaayos. Ayan, yung ating mga Purple Delight na mga big. Ayan, so mas maganda talaga guys kapag nabili nyo ay one root na ano, Purple Delight or Super Bomb or kahit ano guys na mga ganito na grafto na succulent. So mas maganda yung mabibili nyo is one root para hindi kayo guys mahirapan sa pagtatanim. Kasi kapag separate talaga guys, mga multiple stem, ang hirap niya, lalo na kung malalaki yung rosette, natutumba talaga. So kailangan talaga ng tukod. So ito, paka ano ko ni guys nito, paka unbox ko, tinanim ko to, napakita ko naman sa inyo guys yung pagtanim ko. So, pinatong ko lang sila. Naglagay lang tayo ng hole sa gitna. And then, pinatong ko. Ayan o. Hindi nyo na yan guys magalaw ngayon. So, ganun lang ako guys kabilis magpat. So, ngayon nakabawi na din guys yung mga mukha nila. So, ano na sila. Hindi na sila deform. Tapos, may color na. So, mga purple na talaga sila. So, yun lang naman guys. Hanggang doon yan guys. So, yung mga purples natin. Ayan, ito itong matagal na to sa atin. Yung mga pinagkata natin yung nakaraan. So, lumalaki na kasi yung mga babies nila. So, ayan. Ayan mga, ito yung una kong propagation guys. Ayan. Galing doon sa mga kinat natin. So, ito na yun sila. Lumit sila kasi tinanggal ko yung ano guys, yung mga leaves sa ilalim para guys ano, magkaroon sila ng stem kasi parang yung stem talaga nila ay punong-puno ng ano, leaves. Tapos yung mga leaves naman no yun guys ay ipinropagate natin para karon ulit tayo ng another Purple Delight. Dito guys yung mga una kong propagation. Share ko na rin sa inyo guys nandito. Ayan, ito yung mga nilagay ko dati sa square pot. Tapos dahil wala akong malagyan ng aking mga propagation ulit, so kinuha ko yung mga Purple Delight ko na nilagay doon. Nilagay ko sa ganito. So ito na sila guys, lumalaki na oh. Ayan, so hindi sila masyadong nababasa dito. So, mababasa lang sila guys kapag sobrang lakas talaga ng hangin at ulan. Pero kung sila guys dinidilig dito kasi bihira nga silang mabasa. Kasi ngayon, umuulan naman pero hindi gaanong malakas. And umiinit na ngayon guys. So, kusang dilig talaga yung pagdilig ko sa kanila. Ayan o, purple na purple din sila guys. So, ayan, lumalaki na rin sila. Yan, kaya yung mga tinanggal ko na leaves dun guys ay magiging ganito din yun soon. Ayan, dito meron pa tayo. Oh. Ayan, dyan ko na yan sila guys papalakihin. Hindi ko na yan sila dyan tatanggalin. Para kapag malaki na sila, magti-trail sila guys pababa. So, itasabit ko na lang. Ayan. So, dito ko muna sila guys nilagay. Ayan o, oh, hindi nga kagandahan yung
ano natin, lagayan natin. Pero kasi kapag sa labas sila guys, baka ma-sunburn, lalo na sa panahon ngayon, sobrang init talaga. Ayan. So, yung mga doon nga guys, so tinanggal ko yung iba kasi sobrang init. Kapag, ano, lumabas talaga yung init na straight, maghapon talagang parang nakaraang summer din. So, iba yung init ngayon. So, yun lang guys. That's all for today's video. Ayan. I hope you enjoy watching and bibigyan ko na lang kayo guys ng update soon kapag naka-recover na yung mga plants natin galing kay Ma'am Martina Lipao. So, soon magiging maganda din yan sila guys. Makaka-recover din yan. For a week guys, magiging maganda ulit yan sila. So, that's all for today's video guys. Bye-bye and see you on my next vlog. Happy gardening everyone!